rin sa naganap na malakas na pag-inig kagabi. Kansilado ang klase sa ilan pang lugar sa Mindanao ngayong araw. Walang pasok sa lahat ng antas sa Sultan Kudarat, partikular sa Esperanza, Isulan at Lambayong. Wala rin klase sa President Quirino, Senator Ninoy Aquino at Tacurong City ng Sultan Kudarat. Andromeda Galaxy, ano nga ba ito? At ano ang pahamak na dala nito sa iba pang planeta at buwan sa kalawakan? Yan ang ating matutuklasan at iba pang dato sa astronomiya kasama si Patrick Obsuna. Magandang umaga, Patrick! Magandang umaga, Tricia, at sa lahat ng nakatutok sa Panahon TV. Halos 2.5 milyong light years mula sa atin, makikita ang napakagandang Andromeda Galaxy. Sino nag-aakalang ang ganda at laki nito ay isang produkto pala ng pagkain ng 50 dwarf galaxies sa kalawakan? Ang tawag sa proseso na ito, cannibalism, kung saan kakain ng mas malaking galaxy ang mas maliit at saka ito masisira at halo sa mas malaki. At bagamat malayo sa ating Milky Way galaxy, inaasahan din magtatama ang Andromeda at ang Milky Way na kung saan tayo ay kabilang. Pero huwag mag-alala dahil 4 na bilyong taon pa naman ang ating aantayin bago ito mangyari. Nalaman ang bilang ng dwarf galaxy na nakain ng Andromeda sa pamamagitan niyan ng pagmamap ng mga bituin, ang clusters o grupo ng mga bituin na kabilang dito. Ayon sa datos na nakalap ng National Optical Infrared Astronomy Research Laboratory, magkakaiba ang komposisyon ng mga bituin sa Andromeda, dahilan upang maghinala sila kung saan nanggagaling ang mga ito. Dagdag pa dyan ang magkakaibang edad ng mga bituin dahil din sa pagkakadiskubre ng mga ito, nalaman din nila ang mga eksperto ang galaw at pagtahak ng Andromeda Galaxy noong unang panahon. Sa pag-aaral nito, maaaring malaman ng mga eksperto ang mga nangyari sa kalawakan bilyong taon ang nakaraan. Samantala, narito naman ang iba pang dato sa astronomiya, moonrise o pagpapakita nito sa kalangitan. Yan ay siganap na 8:09 ng gabi at lulubog naman yan 8:22 ng umaga. Narito naman ang magiging itsura nito mamaya. Pansin mo rin bang halos fully illuminated ang buwan? Makikita pa rin tonight ang waning gibbous moon. Madalas itong napagkakamalang full moon dahil magkasunod lamang ang dalawang phases na ito. Ang kaibahan, unti-unti nang nababawasan ang liwanag na natatanggap ng buwan mula sa araw dahil sa pagkilos nito para muling kumpletuhin ang orbit nito sa paligid ng daigdig. At yan ang balitang pangkalawakan ngayong araw at tabangan ang iba pang astronomy trivia bukas. Para sa Panahon TV, ako si Patrick Obsuna, magandang umaga at balik sa iyo, Tricia. Maraming salamat, Patrick. Samantala, bukod sa pagpapanatili ng kalinisan ng ating coastal waters, mahalaga ring mamonitor ang tidal level nito o yung pagtaas at pagbaba ng tubig. Kaya naman silipin natin ang datos kaugnay nito. Ayon dito, ang high tide o yung pagtaas ng tubig dagat, 11:42 ng hapon. Tataas ito ng 1 meter. At ang low tide naman natin, 6:36 ng umaga, bababa ito ng 0.11 meters. Lagay ng panahon may epekto sa kalidad ng tubig. Tulad ng nangyari sa Manila Bay kung sobra-sobra ang ulan, tiyak mababawasan ang salinity o yung salt content ng tubig dagat na nagbabalanse sa marine ecosystem. Narito ang forecast sa mga piling lungsod ng ating bansa. Ayon dito, magiging maaliwalas ang panahon ngayong araw sa Kabanatuan, Calayan Islands, Calapan, Dumaguete at pati na rin sa Rojas. Pero huwag pa rin maging kampante dahil posible pa rin yung mga localized thunderstorms o yung mga pag-ulan, pag-ilat at pagkulog mamayang hapon at lalo na sa gabi. Ang temperatura, nasa pagitan niya ng 24 hanggang sa 33 degrees Celsius. Sa mga piling lungsod pa rin ng bansa, paghandaan ng maulan na panahon sa Catbalogan, General Santos, Tagbilaran, Surigao at Dipolo. Kaya laging maging handa, laging bitbitin ang payong o kapote sa mga pag-ulan na ito. Ang temperatura, maglalaro yan sa pagitan ng 23 hanggang sa 33 degrees Celsius. Patuloy pa rin ang aksyon ng gobyerno para masugpo ang dengue sa bawat sulok ng ating bansa. Bukod sa sapat na bakuna, mahalaga ring mapagtuunan ng pansin ang mga paraan na ito upang maiwasan ang sakit na dengue.
protektahan ang sarili sa dengue. Alisan ng laman at linisin isang beses kada linggo ang mga drum, timba, florera, tray at basurahan. Itaob ang mga bote at lata at butasan ang mga gulong upang hindi makaipon ng tubig. Linisin ang alulod ng bubong ng bahay. Kung nag-iipon ng tubig, takpan ang mga imbakan nito. Linisin ang mga ito isang beses kada linggo. Kung may lagnat o nakararamdam ng alinman sa mga sintomas ng dengue, kumonsulta agad sa pinakamalapit na health facility. Tandaan, ang dengue maiiwasan kung magiging masinop sa kalinisan.